So I'm gonna be your instructor in ES3, computer-aided drafting. So mastery of the content of this module will enable students to define the terms related to computer-aided drafting and determine the application that will be used in computer-aided drafting subject. So marami pong application na pwedeng gamitin sa subject na computer-aided drafting. So ito na po, isa na po dito yung sikat na ginagamit ng mga engineers, architects, at saka ng mga graphic designers. Yun po yung AutoCAD. Okay, anong meron sa AutoCAD? Sa AutoCAD, pwede ka pong mag-draft and edit 2D geometry and 3D models with solids, surfaces, and mesh objects. Pwede ka rin po mag-annotate drawings with text, dimensions, leaders, and tables. Yung annotate, ito po yung kumbaga meron kang drawing, lelabelan mo siya. So meron kang mga notes para po doon sa plano po ng isang engineers or architects. And then you can customize with add-on apps and APIs. So APIs is application programming interfaces, which can be used to automate and customize the CAD software. The API contains hundreds of functions that you can call from Visual Basic for applications. So doon po sa API, pwede mo daw po i-customize yung CAD. Kumbaga, gagalawin mo po yung application na CAD para po kung meron kang gustong i-add na features is magagawa mo po. So ano naman yung mga mesh objects? Mesh objects are shapes composed of triangles and vertices. So yung pong AutoCAD, supported po siya ng 750 training centers noong 1994. Meaning, noong 1994, 750 na training center yung gumagamit ng AutoCAD. Okay, AutoCAD was developed and marketed by Autodesk. And AutoCAD was first released in December 1982 as a desktop running app on microcomputers with internal graphic controllers. So available po siya sa 14 languages. So siya po ay 37 years old na ngayon 20 December siya nag-start, so 2019, 37 years old na siya. Okay, ano pa yung pwede mong gawin? So ito nga, pwede kang mag-draw ng piping, ducting, and circuiting quickly with parts libraries. Auto-generate annotations, layers, schedules, lists, and tables. Use a rules-driven workflow to accurately enforce industry standards. So ano naman yung automate? Automate, sabi po ni Google, convert to a largely automatic operation. Okay, before po kasi sa old curriculum, like me, naabot po kami nung subject na engineering drawing. So first year, first sem po, nagdo-drawing kami sa isang malaking papel na A3. And then, mano-mano po yung pag-drawing namin. So gumagawa po kami ng plano, and then pagtungtong po namin ng second year, first sem, dun po papasok yung computer-aided drafting subject namin. So parang ang alam ko, hindi po kayo nakapag-take ng engineering drawing. Tama po ba? Yes po, sir. Opo. Oo. Yes, sir. So medyo fresh pa sa inyo kung paano gumawa ng plates na merong border na naka-landscape. Na kung makikita nyo, ito yung kadalasang ginagamit ng mga CE at saka ng mga architects. Yung plano sa blueprint, meron dong mga borders, merong title block, saka yung plano mo nasa gitna noon. So dati blueprint, ngayon CAD project na kasi yung ginagawa. So piniprint po iyon sa tracing paper. Usually ang size ng tracing paper is 24 by 36 inches, o halos kasing laki ng kalendaryo na nasa likod ng pintuan natin. So, ganoon.
Okay. File format. Yung magiging file format po ng AutoCAD is .wg. Ano yung file format? Parang ito yung format na .docx, .pptx. So, sa AutoCAD, .dwg, kapag ka po isa-save mo yung project mo at gusto mong ituloy kinabukasan, isave mo lang po ng .dwg para editable pa rin siya. Okay. So, meron din naman pong format na .bxf. So, kung hindi ako nagkakamali, kaka-research ko kagabi, yung .dxf, pwede mo po yata siyang i-edit sa ibang application ng CAD. Okay, again, kapag ka naman po magpiprint ka ng AutoCAD project mo, pwede mo siyang i-print diretso po sa printer mo or pwede mo muna siyang i-print ng PDF file para ipacheck bago mo i-print. Kasi medyo mahal po yung pag-print ng AutoCAD project mo kapag ka large paper size. So, pwede mo pala munang ipacheck siya. So, isisave mo siya ng PDF instead of .dwg. So, yung .dwg parang drawing na word, ano? So, marami po tayong AutoCAD applications. So, AutoCAD architecture, isa na po yan. So, you can create floor plans, sections, elevations, and other building design drawing using specialized tools. Additional features include walls, door, and windows. Use 8,000 plus intelligent architectural objects and styles to support AIA, second edition, and so on. Okay, so, di ba AutoCAD? Meron pa pala yung madaming application. Kumbaga, yung AutoCAD na gagamitin natin, yun yung pinaka-mother application. Tapos, meron pala siyang, kumbaga, anak na application. So, isa na dito yung AutoCAD architecture. Ngayon, kinaiba nito. Meron pong tinatawag na libraries, meaning yun yung collection ng mga objects. Ayan o, yung naka-flash sa screen is an example of AutoCAD library. So, meron na po siyang, kumbaga, default na gawang object. So, hindi mo na kailangan gumawa mano-mano ng halimbawa ay upuan, kama, ng lavatory, o di kaya naman po sa mga telephony symbols, electrical symbols, ano pa, ng mga furnitures, ng mga lighting system na symbol, hindi mo na kailangan gumawa kasi dito sa mga AutoCAD application, meron ng ready-made na object na gawa. So, idadrag mo na lang siya doon sa parang worksheet mo. So, ayan. Meron din namang AutoCAD electrical. AutoCAD electrical. So, create panels, panel layouts, schematic diagrams, and other electrical drawing using specialized tools. Includes a library of 65,000 plus intelligent electrical symbols. So, sa library ng AutoCAD electrical, merong 65,000 plus na object na pang electrical na pwede mo na lang i-drag and drop para hindi mo na po mano-manong gawin. Kasi sa sobrang dami ng electrical symbol, halimbawa ay bumbilya, di ba may simbolo ang bumbilya? So halimbawa ang isang kumpanyang building mo ay libo-libo ang bumbilya. Kailangan mo pa ba yung mano-manong gawin, yung bilog na bumbilyang yon? Hindi na. Drag and drop ka na lang. Next, AutoCAD Map 3D. Incorporate GIS topology with AutoCAD so you can use and maintain CAD and GIS data for planning, design, and data management. So, coordinate system typically used in geographical information system or GIS are referred to as the GIS coordinate system. CAD coordinate systems such as user coordinate system or UIS, and World Coordinate System, WC, WS, describe points relative to the object being modeled, not relative to the location on the surface of the Earth.
So you can create, maintain, and communicate mapping and GIS information within the AutoCAD drawing environment of the AutoCAD Map 3D. You can also use task-based tools to manage GIS data and aggregate with design data. You can also access spatial data stored in files, database, and web services. So kita nyo naman dito sa ating pictures sa figure natin, sample po ng project na ginawa ng AutoCAD sa AutoCAD Map 3D. So mapa siya, ano? Tingnan nyo po, kumbaga merong picture from Google Maps siguro, and then may mga linya dyan. Kung makikita nyo yung iba't ibang kulay ng linya. Siguro po, hindi ko pa po natatry ito, pero siguro po, yun yung role ng AutoCAD Map 3D na nalinyahan niya yung mapa. Okay, next is... Okay. AutoCAD Map 3D. So, AutoCAD Map 3D. So, ibang version naman ito is a user-friendly GIS software used by business for GIS mapping. This intuitive system allows users to take topographical information from GIS and CAD data to create models for analysis. It is capable of taking hundreds of data points for a large geographic area and isolating the features you need automatically. Some of the top features of AutoCAD Map 3D includes GIS, analysis, 3D navigation, modeling tools, and the AutoCAD Ribbon. So, ang alam ko, pwede po itong gamitin sa subject nyo na ang tawag dito, microwave. Kasi nung time po namin, humingi po kami ng mapa, parang sa Namria yata. And then, nag-design po kami ng tower, ng microwave. And kailangan po, kita mo po yung topology ng isang lugar. So, hindi ko lang po alam kung gagamitin niyo po ito. Pero, nakikita niyo po sa figures is para siyang bundok na iba-iba yung elevations ng lupa. Then, AutoCAD Mechanical. So, ganun din naman po. So, dito po sa application na to is mechanical engineering project naman po. Meron siyang 700,000 plus intelligent manufacturing parts and so on. So, ano yung dito sa mechanical? The mechanical design elements of a building, most especially the heating and cooling system, help make life inside more comfortable. So, kung halimbawa po sa mga malls, kung titingin kayo sa mga taas, sa mga ceiling ng mga bawat palapag ng mall, merong heating and cooling systems. So, yung parang mga duct na anlalaki na may dumadaloy na hangin. So, ginagamit din po itong AutoCAD Mechanical ng mga mechanical engineers sa mga construction, sa mga establishments. Next, AutoCAD MEP. So, adds features to help you draft, design, and document MEP building systems in an AutoCAD environment. So, yung MEP po, ito po ay mechanical, electrical, and plumbing. So, meron kang 10,500 plus intelligent MEP objects. O, syempre, kanina, mechanical, alam na natin, yung sa heating and cooling system. Electrical, syempre, sa mga ilaw natin. Plumbing. So, mahalaga yung plumbing because water is what sustains us. Plumbing system provide fresh water for drinking, cleansing, and more. And they take storm and sanitary wastewater away safely. So, hindi ko lang po alam kung merong hiwalay na course sa MEP, pero alam ko parang special course siya na kumbaga
after mo mag-engineering proper na course, like for example, mechanical engineer ka na, pwede kang, you can take siguro units para po makatapos or matutunan mo po yung electrical at saka po yung plumbing naman po associated din sa mechanical. So, kumbaga, yung MEP po is team na po siya para po sa isang construction, halimbawa site project. So, yun po. Maganda rin po ito. Kung ikay ME, so magkakaroon ka din ng knowledge about electrical. Kung ikaw na may electrical, pwede ka rin magkaroon ng knowledge about sa plumbing and mechanical. Of course, magte-take ka din ng ilang years para po matutunan and ma-master mo yung pagde-design ng plano sa construction nitong electrical, plumbing, and mechanical design. Next is AutoCAD Plan 3D. Adds features to help you produce PNIDs and then integrate them into a 3D plan design model. So, PNID is Piping and Instrumentation Diagram. Plan 3D is an Autodesk application targeted to the design and layout of process plant facilities. You can generate and share isometrics, orthographics, and material reports. So meron tayong 400 plus intelligent plants objects such as equipment templates, support templates, and structural members. So yung included po sa library ng AutoCAD Plan 3D, mostly ginagamit po ito sa mga planta or doon sa mga manufacturing company. Like yung mga alam natin na company sa may parating Calamba, Santa Rosa. Kung makakapasok po kayo doon sa planta, or ito yung commonly known natin as a factory. So tayo namang mga engineers, isa sa mga pwedeng puntahan natin is yung manufacturing. Ano? Like for me, nakapasok po ako sa Denso Company. Ito pong company ito ay paggawaan po ng parts ng sasakyan. Like for example, yung spark plugs, sonar sensor. So nakapasok po ako dun sa planta mismo and meron silang mga machine doon. So yung pong library sa AutoCAD Plan 3D, so bago po mag-put up siguro ng isang company, kumukuha sila ng halimbawa ay kumbaga draft noong magiging itsura ng planta sa loob ng company nila. Para po ma-visualize kung ano yung magiging plano doon sa planta mismo. Next, AutoCAD Raster Design. Ano yung raster? Raster graphics are bitmaps. A bitmap is a grid of individual pixels that collectively compose an image. So yung raster, bitmaps po yun. So kung kung familiar po kayo sa mga pictures, bitmaps parang kahanay siya ng mga JPEG, GIF, ano pa? PNGs. So yung bitmaps, so sabi ni Google kagabi nung ni-research ko, may lumabas na picture na pixelated na picture. So dito po sa AutoCAD Raster Design, adds raster to vector tools to help you convert raster images into DWG objects. Edits and drawings in a familiar AutoCAD environment. So meaning dito sa application na to, meron kang bitmap picture, i-convert mo siya into vector design sa AutoCAD. So meaning matetrace niya yung mga lining, kumbaga, ng picture mo. So pwede dito yung mismong top view ng plano nung lupa na pagtatayuan mo siguro ng
construction or bahay. So mostly yung AutoCAD parang ang base na gumagawa civil engineers and architects. So malalaman din natin kung anong role ng ECE, electrical, ME sa AutoCAD, kung bakit kailangan natin ng AutoCAD. Next is AutoCAD mobile app. Meron ding application na kung wala po tayong laptop, gagamitin natin yung mobile app. Kaya nga lang po, ito po ay may subscription din. Nag-install po ako, 7 days po yung trial. So kung can afford naman po tayo, pwede natin itry itong mobile app na AutoCAD kung tayo po ay papasok siguro sa CAD designing sa ating mga work soon. Meron din namang AutoCAD web application. So, hindi mo na dito kailangan mag-install pa ng AutoCAD application. Kahit saan ka nandun, basta may internet ka, pwede ka po makapagawa ng AutoCAD project mo. Kaya nga lang po, feeling ko hindi ganun ka-powerful yung AutoCAD web. So, mas maganda pa rin kasi yung naka-install na sa PC mo. Ang kagandahan lang po dito, you can access updates in real time. So, meaning kahit nasaan ka, wala kang dalang laptop pero may available na computer shop, kung talagang yung job mo as a CAD designer is intense, yung lagi kang merong ina-update, so, pwede mong mabago, ma-redesign yung project anywhere and anytime. System requirements. Okay, pag mag-install po tayo ng AutoCAD, so kailangan ma-meet mo yung requirements ng iyong computer or laptops or desktops. Siyempre, pag mas recent yung version mo ng AutoCAD, kailangan mas maganda yung specs ng laptop and desktop mo. Like for example, AutoCAD 2021. Bakit meron ng application ng 2021? So ganun kasi yung mga application, halimbawa 2020 na ngayon, advanced sila, meron na agad 2021. Sa kahit anong application nyo, kung mapapansin nyo, kahit yung mga Photoshop, kahit yung mga iba pang application, kahit 2020 na ngayon, advanced meron ng 2021 agad. So pag 2021 na, maglalabas sila ng pang 2022 na version. Okay, bakit nagkakaroon ng versions, ng upgrade? Siyempre, nagkakaroon din po ng improvement or additional features para po ma-improve yung ating project na ginagawa. So, paano nila nalalaman yon? Kung natatandaan nyo, halimbawa naka-experience na kayo na application na minsan nagka-crash yung application. So, siguro hindi nami-meet yung requirements or halimbawa nagkaroon ng problem, may kulang na features na kailangan idagdag. Di ba merong feedback form ang mga application na sinesend online na minsan dinadownsend na lang natin or ini-ignore. Doon po rin minsan nakakakuha ng idea yung mga application companies na kailangan na pala ng upgrade. Like for example, sa iOS ng Apple, di ba, laging minsan nagkakaroon ng update sa iOS para po magawa ng improvement or paraan yung mga bugs, yung mga pagbagal ng mga application or ng OS natin. So nakalist naman po dito sa presentation yung mga requirements. So, operating system for AutoCAD 2021 is 64-bit. Processor, 2.5 GHz. Memory, 8 GB. Display, 7 GB. Display, 1920 by 1080 resolution. So, yung specs po ng PC, kung na-discuss po sa inyo sa computer programming, familiar po ba sa ganito? Paon ng mic? Paano nakikita itong mga to? Okay. So, hindi ko na masyadong i-discuss. So, yan yun. Ipo-post ko po ito sa Google Classroom. And then, i-check nyo na lang po. Kasi po, pag hindi na-meet yung system requirements, babagal po yung PC nyo.
Medyo mabigat yung AutoCAD na. Ano. Ang gamit ko po ay AutoCAD 2015. So, ayan yung specs. Okay, example ng AutoCAD projects. Architectural project, syempre yung design ng mismong bahay. Mechanical project, ayan. Mostly ang mechanical, cover nito yung mga physical appearance or shape ng isang bagay, ng object. Electrical plan. So, ayan yung mga linya ng kuryente. Ayan yung mga yan. Pang electrical yan. Ayan yung legend, oh. So, nagagawa din po ng legend para po kahit hindi ko yung nag-design, pero may knowledge ka sa electrical, may interpret mo pa din yung plano ng engineer. Next, ito po sa ECE, telephony project. So, meron kayong subject na telephony, kakailanganin nyo pong mag-design ng telephone system. Halimbawa, meron kayong design sa building or sa company or sa isang call center company. So, di madami dong telephone or linya, LAN cable. De-design po yun ang ECE po ang gagawa noon. So, lalapatan mo po ng mga wires kung saan kailangan isaksak yung LAN port and so on. Yun po yung ganap ng ECE sa AutoCAD. Tsaka po yung mga alarm, yung smoke detector, ECE yon. AutoCAD commands. Okay, so bago tayo sumabak sa AutoCAD application, kailangan natin malaman yung mga commands na gagamitin natin. Like for example, sa Microsoft document, may mga commands din doon like yung Ctrl-C, Ctrl-V, yung mga undo mo, yung mga shortcut key mo, yung mga pinipindot mo sa keyboard para mas mabilis ang iyong paggawa sa AutoCAD. So, ayan yung sample. Halimbawa, magpindot ako ng letter L, makakagawa ako ng lines. Letter C, gagawa ako ng circle. PL, polyline. Rec, is gagawa kong rectangle. POL is polygon. Arc is arc, syempre. Ellipse. Ellipse yung oblong. And so on. So, meron din po tayong trim. Use for trimming a geometry. Halimbawa, meron akong object. Halimbawa is dalawang rectangle na nag-overlap. So, yung trim is puputulin ko yung parte doon sa dalawang rectangle na yon. So, ma-experience po natin yan pag nag-try na po tayong mag-AutoCAD. And then, marami pa po. Ibibigay ko po sa inyo yung kopya nito and aralin nyo po sa bahay. Shortcut keys, almost same lang din naman po sa mga ibang application. Like, Ctrl-N is new project, Ctrl-S is save. Ctrl-Shift-S is save as para hindi mo overwrite yung current mong ginagawa. And so on. Ctrl-C, copy, Ctrl-V is paste. And that's it for our introduction in the AutoCAD software.